the doctor. Yun po mga kanina. Ngayon pong araw na ito, andito ako sa lugar na may malapit po ito sa Tipolo. Masino po. Sa memorial, arpilado po ako. Taga Malolos. Dito po sila sa Masinag. Dinalaw po nila yung mahal nila sa buhay. Marami na pag tao kong nakikita. Dumadalo kasi po, pagkakaalam ko, ngayong 29, isarado na itong mga pansyon o mga memorial. Bawal na po atang dalawin. Yung iba po ata, yung pagka may mga time na ngayon, sisidalaw. Dito po sa, ano ko, sa likuran ko, yan po yung pinaka-memorial. Ayan po, yung nakikita po yung bundok. Ayan po yung bundok ng Antipolo. Ayan o. Taas ng mga bahayan doon. Ibang mga building. Ito po yung memorial dito sa may Masinag. Ayan, dahil ng pamilya. Ayan po yung pamilya ng sakay ko. Ayan. Ayan na po siya. Dahil nga po nila. Pero iba po, nakamotor din naman lahat sakay. Medyo may mga katabaan din. Kaya mahihirapan yung sasakayan ko pagka... Ito po yung lugar ng Masinag. Pataas na po ito. Pa-Antipolo na. Ayan po yung pinaka-bundok na Antipolo. Ayan. Yung iba po, Rizal, Antipolo, Rodriguez. Ayan na po yung bundok niya. Kukuha na po sila ng picture doon sa 80 na po yung matandang babae, pinaka-asawa. Ayan po. Dahil na po kasi dahil punta kaginalam kanya-kanyang parte na yung mga sidala. Dahil yan po yung pamilya ng sakay ko. Parang birthday po ata na. Kaya ano si Dala. Asong patugtugin mo? Hindi, baka tumoy si Lolo mo dyan. Sabi ko, magsiyaw din ang labo. O, dito ka lang. Okay. Sumuyo kong labok sa'yo si Lolo. Babawin si Lolo. Ayun pong nakaupo na, yun po yung asawa. October 24 pa lang po, pero dahil ng taat. Araw po ng Linggo ngayon. Alas 2 ng hapon. Dahil ng taat, dahil sa sakya. Doon din po sa labas, maraming sa sakya. Ito, ngayon lang din po ako napunta sa lugar na to. Mataas ito masyado yung libingan na to. Mag-hukay lang dito. Nag-aalay po sila ng dasal para doon sa namatay. Batian po sila ng batian ng happy birthday eh, patay na nga. Yan po yung aking ano. Sasakyan. Ito, kita niyo yung bundok na yun, ang taas. Meron na rin mga bahayan doon sa taas, sa tuktok ng bundok. Susum ko lang, ayan. Ayan, nasa tuktok ng bundok yung mga bahay. Pero bang nakakatakot pagka doon ka nakatira, ang taas. Hindi mo na rin no, mapigil ang taon lumabas ngayon. Hindi kagaya dati na talaga.
Kapag ka para ho sa mga sila buhay, tiyak na gagawa ng parang para lang makadalo. Siguro po mga maya lang mga das, mga isang oras lang naman siguro kami dito. Pagkayari ko dito, iatid ko ng manggahan. Then uwi na po kami ng Bulacan. Doon po sa may manggahan sa Pasig. Taga manggahan Pasig po kasi itong ano. Pero yung sakay ko po, bali pinsan po ni nanay ko yan. Yung isang sakay ko. Isa po ang kumontak sa akin. Pwede daw ba akong ma-arkilain dito sa manggahan, tapos pupunta po ng Masinag nga dito sa pinaka-memorial dito. Miya-miya lang po, uwi na kami. Diretso na kami ng Bulacan. Pero maghatid pa po kami na Santa Maria. Then pagkayari, diretso kami ng Malolos. Ayan, ganyan po ang buhay ng isang van driver. Yung mga ganitong private na pina-arkila. Ganito. Kailangan, sanay ka sa inipan. Pag hindi eh. Kasi po eh, talagang nakakainip pagka yung nasa biyahe ka. Imagine na po, misal tatlong oras, apat na oras. Apat na oras yan, nakatang. Hintay ka ng hintay. Hindi alam po, syempre, yun ang talagang hanap buhay. Sayang naman yung konti kikitain. Tiis-tiis ng init. Dabi nga po ng sakay, 17 po ata yung sakay ko. Kaya dahan-dahan lang po ako at mapipwer sa itong band ko, kagagawa lang. Tataba pa naman po ng iba. Puro po alagad ng kanin yung ibang sakay ko. Puro big size. Malang paano sila pinagkasi sarili nila dito. Apat-apat sila dito sa kaya, isang upo eh. May iba po kasi nakamotor eh. Sumunod, sinundan lang na ano. Ayan, nag-chika-chika pa po sila doon para ikwentohan pa. Miya-miya po eh, magsisipagyaya na. Umina eh, kataya.